Dear Lord Jesus, thank you for bringing me safely to the beginning. Transport Loop, Mr. Yoyong Quevedo. Ang Vice Chairman ng People's Jeep Transport Co-op, Attorney Gary Maningo. Chairman naman ng Cebu People's Co-op, Mr. Lito Ardimer. Ms. Carizal Duno, who is the Board of Directors of the Cebu People's Co-op. Nandito ng mga transport group. Andito ang mga kooperatiba, mga farmers. Meron ako nakikita dyan, parang kilala ko dati yan, ang Kadiwa. Kadiwa Tapos, pinaalala ninyo sa akin yung Bliss. At ano po, ito ay kaya nabuo yung tinatawag na Cooperative Development Authority o yung CDA. Ito ay pinuno-manungan ng ating ama dahil sa kanyang paniniwala na ang kooperatiba ang isang napakagandang paraan para bigyan ng boses ang kahit pangkaraniwan na mamamayan ng Pilipino. Dahil kung tayo ay nag-iisa, kahit gaano kalakas ang sigaw natin, hindi tayo masyadong maririnig. Ngunit kung mag-organize tayo at maging kooperatiba, ay yung boses ninyo ay magiging mas malakas. Ako ay nangyari sa akin nung nasa Senado ko. Nung ako ay congressman pa lang, nung una ako naging congressman, nakatanggap ako ng award for kasi lahat ng pera na nakuha ko sa kongreso ay hinagay ko sa kooperatiba. Inuna kong mag-organize sa kooperatiba. Ang panahon na yun, mga teacher, ang in-organize ko, ginawa namin kooperatiba. Hanggang ngayon, buhay pa, mayayaman na yung kooperatiba nila. Kaya nakitang-kita na may visa talaga. Ang pagkamaganda, ang patakbo ng kooperatiba, marami talagang natutulungan. Kaya kung ako ay vice chairman, chairman ng Committee on Cooperative Development, kami ay linalakad namin ang maraming problema. Yung CDA Charter, inulit namin yan. Sinulat ko yan. Yung CDA Charter na nasa kung saan sumasa ilalim ngayon ang CDA. Ipinaglaban namin na ang kooperatiba pagka 10 million net worth and below ay hindi dapat pinubuwisan. Dapat walang ban. Pinaglaban namin yan, pero hanggang ngayon, ang baliktad ang proseso. Imbis na basta nakapagkita ka na you are a functioning cooperative na under 10 million worth, ay dapat hindi ka hindi walang buwis. Ngayon, baliktad ang proseso. Ang ginagawa nila ay sinasabi, bagbayad ka muna ng buwis bago ka bago patunayan mo na talagang kooperatiba ka na hindi ganun kalaki para hindi ka mataksan. Pero pagka nabuwisan ka na, wala na, hindi na babalik yung pera niya, hindi na mag-re-repay. Kaya pagka tayo ay maging mabalad sa darating na halalan, ayusin ko. Ang boses ang mga maliliit na ating kooperatiba
dahil kaya nakikita mo na napakalaki ang magiging napakalaking bahagi ang gagampanan ng ating mga kooperatiba sa ating recovery dito sa COVID. Dahil kailangan natin mag-organisa. Kailangan natin para makabalik tayo. Halimbawa, sabihin na natin ay nakumpleto na ang mga pagbakuna ng ating mga mamamayan. Ay siguro na kailangan na natin isipin paano naman natin palakasin, pasiglayin, pagandahin ulit ang ating ekonomiya. Paano natin makabalik sa trabaho ang ating mga kababayan. Paano natin gagawin para magkapera ulit ang mga Pilipino sa kanilang mga bulsa. Kasama dyan ay ang magiging kooperatiba dahil kailangan napakaganda ng organisasyon at kailangan nga ay nagkakaisa tayo sa ating pagkanaw at ang kooperatiba ay isang pamamagitan na makapag-organisa tayo ng mabuti. Nang sa ganun, ang ating gagawin para pasiglahin at ipaahon natin ang ating ekonomiya ulit ay ang kooperatiba ay isa sa mga pinaka-importanteng organisasyon na kikita ko lalong-lalo na sa mga magsasala, sa mga transport workers, sa lahat ng mga, kahit ng mga factory workers, kailangan ginagawa din natin kooperatiba para may sariling livelihood, lahat ng livelihood development. Ayang kadiwa na yan, isasama natin yan kasi sa agrikultura, na palalaguhin natin, palalatisin natin, patitibayin natin, yan ang dulo ng ating programa para sa agrikultura. Paano natin i-organize yung agrikultura natin? Ang sektor ng agrikultura natin, paano natin palalakasin? Patitibayin natin ang mga kooperatiba. Nung ako'y governor ng Ilocos Norte, ang una kong tinignan, dahil sabi ko, ang Ilocos Norte, agricultural province. Kaya sabi ko, kailangan natin ayusin muna yung agriculture. Anong una kong ginawa? Hinanap ko ang mga kooperatiba na maaring gawin ng aming mga magsasaka. Dumula dun sa pag-organisa noon, nung umupo ako bilang gobernador, importer kami ng bigas. Nag-i-import kami kasi 60% na. Umalis ako bilang gobernador, nag-i-export na kami. 300% ng kami ay nagawa namin. Ito ay dahil sa kooperatiba. Kaya, titignan po ninyo ang record natin. Titignan po ninyo ang kasaysayan ko sa buhay kong politika. Laging nandyan ang kooperatiba dahil sa aking pananaw. Ito ay isa sa pinaka-importanteng maaari nating gawin ang pag-organize ng kooperatiba para maayos ang ating galaw. Ano mo, pagka, alam ninyo, pagka ang isang public servant ay nais gumawa ng malaking programa, na malawak na programa, hindi maaari na iisa-isahin mo ang bawat isa. Kailangan hahanapin mo yung mga cooperative, yung mga magandang pinapatakbo na cooperative. Ito minsan napapabayaan. Tutulong.